nakita kitang tumagos sa mahiwagang lagusan mo. At ngayon tila, wala nagbago sa iyong hangis binibiniglay. Ay wala nang imposible sa akin. Pati na rin ang inyong mga kaibigan. Vamos! Ikaw na ba talaga yan? Pamamagitan ng pagkamatay ni Maria? Anyway, here's ripping off the band-aid for the nth time. Hindi mamamatay si Maria Clara. Hindi ka lalong magagalit. Hindi mo gagamitin si Basilio sa isagani at ang mga taong minamahal nila para lang sa paghihiganti mo. Kung ngayon na tayo kikilos. Ang mga nakasulat dyan sa libro na yan. Liligtas natin si Maria Clara. Ora mismo. Tuloy. Sultame! Adelina, bakit? Si Simon, namang sandali malalaman ni Padre Salvi kung ano siya at kung sino siya talaga. Sigurado ako, nababasa niya na ngayon ang libro. Kailangan mailabas niya na ako rito. Marami kayong dapat malaman. Sino ka? Fidel, sobrang nabis ka na. Kahit tagal kitang hinintay, binibiniglay. Salamat at nagbalik ka na. Nais mo bang magulong muli ang nananahimik na kaluluwa ng iyong ina? At isama pa natin ang iyong kapatid na si Crispo. Husto na, Padre! Hindi ka pa ba nakontento sa ginawa mo noon? Base sa iyong luha at nginig, tama nga ang sinasabi ng libro na si Simon at ang pilibusterong si Ibarra ay iisa. Sumala kaya mga tulisanis at ipinakas nila ang muhel. Inuteles! Tinig na tinig ang araw na tagasa kayo ng prisyonera! Kadikapturada es sa muhel! Asan ang mahiwaga libro? Padre, nakuha ko nila. Kundi ako nagkakamali, ni Naklay. Hayop kang diablo. Hindi kayo magtatagumpay ni Kristo. Dahil ibubunyag ko ang tunay niyang pagkatao. Akala ko talaga, hindi ko na mababawi ito. Nandito na ang pinuno. Elias? Buhay ka? Natapos kong basahin ang libro eh. Wala ka na dapat sa El-Feeling eh. Ibig sabihin, bago ko nga ang kwento, kailangan natin mahanap si Simon sa lalong madaling panahon. Ano naman ang kailangan mo sa taong yun? Nakakilalang oportunista at kaibigan ng mga Kastilo na nagpapahirap sa atin. Handa na ba kayo? Walit namatay na siya, hindi ba? Paano iisa si Crisostomo at Simon? Maniwala kayo sa akin. Nag-iba man ang kulay ng kanyang buhok, pananamit, nagdagdag man siya ng accessories, siya pa rin yun. Buhay si Ibarra. At kailangan natin siyang makausap sa lalong madaling panahon. Nakasulat lahat dito. At yun nga ang kinakatakot ko dahil may mga nabasa na si Padre Salvi dito. Yan ba yung tinutukoy mong nobela noon? Kung saan kami ay karakter lamang ng kwento? Actually, karugtong to nung librong kinikwento ko sa'yo noon. Parang book to. Pasensya na kayo. Alam ko, ang hirap paniwalaan ang mga sinasabi ko, pero wala na kasi akong time. Ipaliwanag pa sa inyo. Pwede bang mamaya na tayo magbasa? Mamaya na tayo magtalakay? Utang na loob. Hanapin na natin si Simon. Clay, mula nung nakita kitang tumagos sa
mahiwagang ang lagusan ko. At ngayon tila wala nagbago sa iyong langis, binibiniglay. Ay wala nang imposible sa akin. Naniniwala ko sa librong yan at sa'yo. Batid ko kung nasaan si Simon. Ngunit, napanganib sa kinaroroonan niya. Napanganib para sa ating lahat. Mas nakakatakot na alam ni Padre Salving buhay siya. Pwede siyang isuplong o ipapatay. Gusto niyo bang mangyari yun sa kaibigan niyo? Sa kaibigan natin? Fernando, inuna ka. Pumunta ka na sa kuta. Maaaring kailanganin natin ng dagdag lakas. Mauuna kami sa bahay bakasyonan ni Kapitan General. Bilis! Tayo na. Padre, sumama ka sa pangangaso kanina. Napag-usapan na natin yan. Mahirap yata kung doon ko isisiwalat ang bagay na ito, Kapitan General. Baka kesa baboy ramo, tao ang iyong mabaril. Sigani, Silio! Ano tayo makakapasok? Bantay sarado ang mga lintik na Gwardiya Tibil. Paano nga ba ito? Ako'y kinakabahan sa gagawin ni Padre Salvi. Ngayon alam niya na ang katotohanan tungkol kay Senyor Simon. Sagani, kailangan natin ipagbigay alam ito kay Ate Clay. Ngunit anong gagawin niya? Baka kunong saya. Silio. Ate Clay? Paanong nakalaya ka? Nasaan si Sir Ibarra? Si Simon. Ate Clay, hindi namin alam kung paano siya malalapitan dahil napakaraming Gwardiya Civil. Lalo tila natiyak na ni Padre Salvi ang katotohanan na si Senyor Simon at Senyor Ibarra ay iisa. Tila nagbabadya yata sa panganib ang iyong ibabalita, Padre. At isip ninyo, mag-uwi ito sa kamatayan? Noon pa may dapat siyang lahatulan ng kamatayan. Ang katotohanan ay pinaniwala niya ang lahat na siya'y patay na. Ngunit matagal niya na palang nililinlang ang lahat. Tagasya, Padre. Kesta defendo. Paano ko hihinahon, Kapitan General? Kung itong si Simon ay isang traitor na matagal nyo nang pinagkakatiwalaan. Huwad siya! Huwad siya! Kapitan General, itong si Simon ang ereje at pilibusterong si Krisostomo Ibarra. Krisostomo Ibarra, ang ilustrado na taga San Diego. Perdon, pero matagal nang patay ang taong tinutukoy ninyo. Mga padre, Kapitan General, totoo ang aking sinasabi. At eto siya, nabasa ko ito sa isang libro. Nakasulat sa doon. Inyong reverensya, kayo ba ay nangarami ng vino bago kayo magtungo rito, padre? Es una gran tonteria! Ano ba itong librong tinutukoy niyo? Maniwala kayo sa akin. Nabasa ko ito sa mahiwagang libro. Donde está el libro del cual hablas?
nawala siya. Ninakaw ng isang muher na kampo ng diablo. Ngunit nabasa ko siya! Nabasa ko siya! Maniwala kayo sa akin, nabasa ko siya. At nais din namin sanang mabasa itong librong ito. Kepena! Nais ko din sanang makita ang aking pangalan sa nobela. Padre Salvi, ang mabuti pa ay bumalik ka muna sa kumbento at magpahinga. Miss Guarda Spaldas, le acompañarán. Caballeros! Kapitan General, maniwala kayo sa akin, itong si Simon ay hindi lang irehe at pilibustero. Siya isang kampo ni Satanas. Maniwala kayo sa akin, ito ang aking nabasa. Totoo to! Totoo ito! Ano yun? Diyan lamang kayo at huwag kayong lalabas. Ako na lamang ang titingin. Averíguatlo. ¡Rápido! Sí, señor. Señor. Señor, sumama ka sa amin ngayon na. Nag-aantay na ang kalesa. Umalis na kayo rito. Señor, hinihintay ka ni Ate Clay. Pati na rin ang inyong mga kaibigan. Vamos, señor. Por favor. Rápido, señor. Por favor. Señor. Rápido. Vamos. Sila ba ang may kagagawa ng kaguluhan kanila? Nais lamang nila kayo iligtas mula kay Padre Salvi, Senyor. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Ang sabi mo ay naririto? Sinabi ni Winning Clay? Alam na namin kung sino kang tunay. Sir? Amigo, ikaw na ba talaga yan? Ayaw mo ba ng ganitong reunion? Hindi nyo kailangang gawin ito. Hindi ko kailangang tumakas sa mga otoridad. Sa matagal na panahon, ay malaya ako silang nakakaharap. Malaya? Tingin mo malaya ka? Habang nakatago sa ibang anyo? Sa matigas na puso? Well, welcome back, Miss Clay. Oh, yes. I'm definitely back. Missed me? Kasi ako, miss ko na yung Sir Ibarra na kilala ko mo. I don't like this Simon persona you've created. Not one bit. Kulang na lang, Big Red Hat. Parang bida sa isang teleserye ng paghigante.
Huli na ang lahat. Naitakas ka na namin. Kung ayaw mo kaming makita, eh bakit nga nagtungo rito? Wari lang yan. Na-miss niya rin tayo. Panganib ko nandito tayo. Malamang ngayon ay pinapahalugog ni Kapitan General ang lugar na ito. Hindi maaaring makita si Senyor Crisostom. Si Senyor Simon na kasama natin. May alam akong pwede nating puntahan. Dito lang din sa Tiano. Si Simon ay isang hereje at ilustero si Crisostomo Ibarra. Kayo ba ay nakarami ng plino bago kayo magtungo rito, Padre? Diyos ko, kung hindi ko man maisasalba ang bayan na ito mula kay Crisostomo Ibarra. Isasalba ko muna ang aking pinakamamahal na babae. Si Crisostomo at siya si Simon. Nalason. Isa ba itong konfesyon? At binigo ang inyong mga plano. At una sa pamamagitan ng pagkamatay ni Maria? Si Murillo, mi amatissima, por culpa de Ibarra. Señor. Señor. Siya kaya yung ngunit yarin siya ang ginawa. Ah, hindi. Wala ito. May naalala lang ako sa kanya nung musmus pa lamang ako. Hindi ka ligtas rito. Kaya umalis ka lang. Ako rin. May ginamot ang tiyak ka noon. Itagpuan namin siya sa gubat. Umiit. Hindi ko na maalala ang kanyang pangalan. Marahil na hindi niya rin ito nasabi. Ano ba yung libro na yan na kanina niyo pang binabanggit? Ang El Filibusterismo ng Jose Rizal. Mukha namang safe space ito. Oo, kasama ka, Padre. I am a fan of your special participation sa kwento nito. Pero hindi na sana mangyari yun. Anyway, here's ripping off the band-aid for the nth time. Sa maniwala kayo't sa hindi,
lahat kayo ay mga tauhan lang sa kwento. Sa nobela. Dito. Kaya bago pa man ako makabalik, alam kong ikaw na yan, Crisostomo Ibarra. Kahit pa ang layo-layo na mga itsura mo, sa Sir Ibarrang nakilala ko. Basahin niyo para malaman niyo nagsasabi ako ng totoo. Basahin niyo para malaman niyo ang masasama pang mangyayari sa bayang ito. Hira. May nakasulat rito ukol kay Kabesang Talis. At maging sa'yo, Basilio. At sa Kabanata 7, Simon. Tignan mo ang Kabanata 23. Isang bangkay. Nakasaad dyan, nahihimukin ni Simon si Basilio para pamunuan ng isang pag-aaklas. Nais mo na ngayon ng isang pag-aaklas? Oo, Elias. Pero gagawin niya lang yun para mapilitang magbukas ang monasteryo. Para makapasok si Simon sa loob at mailigtas niya si Maria Clara. Kaya ho ba, nung gabi sa libingan, ay hinihimok niyo na ako sa pag-aaklas? Hindi ho para sa bayan, ngunit para lamang kay Senyorita Maria Clara. Gusto na, Benibinig tayo. Huwag mo lang sirain pa ang aking mga plano. Mga plano magpapahirap kahit sa pangkaraniwang tao. Para ano? Mailigtas ang babaeng pinakamamahal mo? Uy, sasabihin ko sa'yo. Mamamatay si Maria Clara sa kwentong ito. Husto na! Lumalalim na ang gabi. Halipasin muna natin ang oras hanggang sa magliwanag. Magpahinga muna tayong lahat. Aalis na ako. Isang malaking pagsisisi na nakapagkita pa kayo sa inyo muli. Sir. Hindi mamamatay si Maria Clara. Hindi ako babayag. Tama ka. Hindi tayo babayag. Makinig kang mabuti sa akin, Crisostomo Ibarra. Simon, whatever your name is, kung ngayon natin mismo ililigtas si Maria Clara, wala nang ibang gulong magaganap. Hindi mamamatay si Maria Clara, hindi ka lalong magagalit. Hindi mo gagamitin si Basilio sa Isagani at ang mga taong minamahal nila para lang sa paghihiganti mo. Kung ngayon na tayo kikilos, may ililigtas pa natin siya, Sir Ibarra.
May liligtas natin ang babaeng pinakamamahal mo. At walang Maria Clara mamamatay. Wala nang magbabasa! Dahil hindi na mangyayari ang mga nakasulat dyan sa libro na yan. Ililigtas natin si Maria Clara. Ora mismo. Proteksyon ng ating monasteryo ang inyong hangarin? Bakit po? Sadyang ang pinto lamang niya ang nakakandado. Estás cuestionando mi orden? Isang kababalaghan may tuturing na tayo'y mga tauhan lamang sa isang nobela. Ano pa kaya mga nakasulat niyan sa libro? Na magaganap pa lamang. Sino ang minamahal mo? Magsalita ka. Swerto me! Adelina, bakit? Si Maria?